Isang pagpalang gabi po para sa lahat ng ating mga miyembro ng ating Kursilyo Team, ang Santa Maria Kursilyo Team dito po sa ating parokya. De Colores sa ating lahat at binabati rin natin in a very special way ang pamunuan ng atin pong Kursilyo Team, Santa Maria Kursilyo Team, pangkat A and pangkat B, sa pangunguna ng ating very dedicated and very, very serious nating servant leader, parochial moderator, Brother Buddy Jose. Good evening po sa inyong lahat at sana kayo po ay nasa mabuting kalalagayan at kayo po ay laging safe. Alam po ninyo mga katoto, sa 30th linggo sa karaniwang panahon. Grabe, ano? 30th Sunday na, ang bilis ng takbo ng panahon, ng takbo ng araw at ilang tulog na lang, magpapasko na naman. Talaga naman, ano? Alam mo ninyo, yung mga pagbasa natin, napakaganda. Napakaganda. Sa ating unang pagbasa, doon natin makikita, maririnig sa lumang tipan, si Ephraim ay may dahilan para talagang magsaya siya. Pangalawang anak po siya ni Jose. Dating alipin itong si Jose at bilanggo ng gobernador doon sa Ehipto. At nagulat itong si Ephraim, bakit siya ang pinili ng kanyang naghihingalong lolo na si Jacob at sa kanya igagawad yung blessing, yung bendisyon sa halip sa kanyang kuyang si Manasseh. Grabe, no? Parang replay ito ng buhay mismo ni Jacob. Sa kanya din inilipat ng kanyang amang si Isaac ang pagpapala sa halip doon sa kuya niyang si Esau. Ang basic question ay, bakit si Ephraim ang napili? Sinasabi po ng ilan, according to the background of Ephraim, siya po ay talagang napakabuti at hindi makasarili. Higit pa po dito, ang pagpili kay Ephraim ni Jacob ay tulad ng pagpili kay Jacob ni Isaac ay bahagi ng mahiwagong kilos ng Diyos, misteryo ng Diyos. Kumikilos ang Diyos na nakakabigla. Nagtututok siya ng liwanag sa taong hindi inaasahan, sa taong nasa ilalim, sa taong minamaliit ng iba. Dahil dito, hindi madaling maunawaan na katwiran ang kilos ng puso ng Diyos. Pero ganito po talaga kung magtrabaho ang Panginoon, alang-alang sa mga binabaliwala ng mundong ito. Lalong matingkad sa ating ebanghelyo ngayon, yung isang nagsisisigaw. Ang pangalan niya ay Bartimeo. Alam ko ninyo, si Bartimeo na yata ang pinakakawawang patapon. Bulag kaya nabukod sa karamihan. Pulubi kaya walang ginawang nakakamtan. Wala siyang ginhawang nakakamtan. Pati ang nais niyang magsalita, tumahimik ka, ipinagbawal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Subalit, likas na batid niya ang maaasahang pangako, ang bukas palad na kilos at mahabaging puso ng Diyos. Kaya nagbaka sakali itong si Bartimeo na kunin yung pansin ng ating Panginoon, na siya naman palang hinihintay rin ng ating Panginoong Jesus noong mga araw na iyon. At alam na natin kung ano ang himalang naganap. Alam po ninyo mga kapatid, na kursilista. Sa nagaganap ngayon sa mundo, ang pandemyang ating pinagdadaanan. Ang mga gawain ng kapwa-tao ay halos magdulot sa atin ng talagang sobrang kalungkutan, kasipayuhan. Mas nagiging mahirap ngayon yung mga mahihirap na. Yung mga mayaman naman, parang hindi sila nagugutom. Yung mga inaapi, inaalipusta, naku, lalo talaga silang kawawa. Maski nakalimutan ngayon ang mga maliliit, ang mga mahihina. Kadalasan, yung mga
tao sa gobyerno natin, nangangako sila ng pagkakapantay-pantay na wala talagang papaboran ng mga mayayaman at mga makapangyarihan, pero baliktad pa rin, meron pa rin pinapaboran ng mga mayayaman at may kapangyarihan. Ang simbahang nangangaral ng habag, kadalasan wala nang maitulong dahil hirap na rin sila. Ang pamilyang dapat puspos ng pag-ibig ay nagiging pugad ng pagkakahati-hati, gayon din ng pagtanggi at pagpapabor sa iba. Saan at kanino pa tayo tutungo upang makasumpong tayo ng pag-asa? Mga kapatid kong kursilista, isa lang ang dapat nating patutunguhan. Yan walang iba kung hindi ang Diyos. Ang Diyos na siyang nagnanais na gawing panganay ang bunso, na gawing paborito ang itinataboy, binabaliwala, na gawing malaya, masaya at matiwasay, kahit yung ordinaryo at walang-walang pulubing bulag. Bago pa man po ang himala ng pagpapagaling sa Kanya. Maniwala tayo sinasabi ng salita ng Diyos na binabaligtad ng Panginoon ang nakasanayang ayos ng mga tao at mga lipunan. Magsalita tayong walang takot sa gitna ng ating kadiliman, sa panahon ng kahinaan at karupukan, sa panahon ng pandemyang ito. Magsimula tayo na magganyak ng naganap na mabuting kapalaran kay Ephraim at ng himalang nangyari kay Bartimeo. Sa sitwasyon mo ngayon, isang kapatid kong kursilista, damang-dama po ba natin ngayong panahon ng pandemya na kung po pwedeng sumigaw lamang ang ating mga puso na Panginoon, maawa ka naman sa akin. Mga katoto, habang tayo ay nagdarasal, gawin natin ito. Panginoon, maawa ka nawa sa akin. Titigil si Jesus at pakikinggan ka. Tatanggapin mo ang iyong himala. Mga kapatid kong krusilista, muli De Colores sa inyo. Ako po si Father Toto Sirada at bumabati sa inyo ng Happy 30th Sunday of the Month. God bless you po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you sa inyong lahat and Happy Ultria! Bye-bye!